Ito si Benji, he's a 2 months old Belgian Malinois puppy and he is a parvo survivor. So kung pinapanood nyo itong video na to, malamang eh, may parvovirus yung tuta nyo. Ang maipapayo ko lang para makasurvive yung tuta nyo is una, kailangan niyang maswero. Trust me, sinubukan na namin yan na iuwi siya, na hindi siya ipa-confine, and muntik na siyang mamatay dahil doon. Kung isa-search mo kasi yung parvovirus na sakit, ina-attack niya yung small intestines ng tuta, kaya hindi siya naka-absorb ng mga nutrients. Tapos, nagsusuka pa siya, nagtatae, wala pang ganong kumain, uminom, talagang madidehydrate talaga yung tuta nyo hanggang sa mamatay siya. Kaya naman, I repeat, importante ang maswero siya. Second is, kailangan niya mabigyan ng mga gamot niya. So, syempre, yung mga gamot na yan ay ipapadaan din sa swero niya. At eto na nga sila, lahat yan importante. Pero gusto ko lang i-highlight yung canned globe P. For me, ito yung pinaka-importante kasi immunoglobulins and antibodies na siya. So, yan na mismo yung lalaban at papatay doon sa parvovirus sa katawan ng puppy nyo. Third is, syempre, hindi lang gamot ang kailangan niya. Kailangan niyang ma-force feed. Kailangan niya ng pagkain para lumakas yung katawan niya at malabanan niya yung sakit. And that's it, tapos na yung video natin. Joke lang. So just a quick backtrack, nabili namin si Benji kay Sir Raymar, isa siyang breeder ng Belgian Malinois puppies na taga dito rin lang sa amin sa Tarlac. Dito po kami sa L Square Hotel at nagkabigayan na po ng aso. Masigla siya, bibo, hyper, maganang kumain. Pero fast forward, 3 days later, nung December 21, bigla na lang siyang ayaw niyang kumain ng dog food. Nag-alala na ako noon kasi gabi na, hindi pa rin siya kumakain, tapos nagsuka siya, and then yung poop niya, medyo may tubig-tubig na. Buti na lang, meron kaming biniling treats, itong doggy biscuits. Ito yung tinry kong ipakain sa kanya noon. Siguro na-curious siya kung anong lasa niya, and pakunti-kunti kumain siya. The next day, December 22, dinala na namin siya agad sa vet, dito malapit sa amin. Yung vet so sincere. Para ma-test natin siya kung talagang hindi siya parvo. Tinest siya for parvovirus and nag-positive siya. So binigyan kami ng options ni Doc, either ipa-confine namin siya para maswero siya and yung mga gamot niya is idadaan sa swero, but hindi guaranteed na gagaling siya. Sabi niya, 50-50% chance pa rin daw yung survival niya. Or pangalawa, iuwi namin siya and kami na lang yung magpapainom sa kanya ng mga gamot niya. So dahil malapit na magpasko during that time, naisip ko na iuwi na lang siya at least sa bahay, matututukan ko siya at maaalagaan ko siya 24/7. Matapang niya. Matapang niya. Hindi umiiyak pa. Masakit niya. Ay, lumabas po siya. Lumabas po yung gamot. Bale, ito yung mga gamot na nireseta sa amin ni Doc. So, meron siyang metronidazole, antibiotic niya, vitamins para sa tiyan niya, metoclopramide para doon sa pagsusuko niya, highlight, parang orisol niya. Tapos, nakabili rin kami sa kanila ng pagkain niya, wet food. To my surprise, nung binigyan ko siya neto, naubos niya. Kaya nabuhayan ako ng loob nun na gagaling siya kahit nasa bahay lang siya. Pero nung gabi na, nung papakainin ko ulit siya neto, ayaw na niya. Nag-alala na naman ako nun, hindi na naman ako nakatulog nun. Mostly laman ng tiyan niya is ito lang highlight, saka itong mga gamot niya. The next day, December 23, may napanood ako sa YouTube na itry ko daw yung chicken liver. So, bumili ako ng chicken liver, pinakuluan ko, and then nagustuhan niya, kinain niya. Yun nga lang, after a few minutes, sinuka niya rin yung chicken liver na kinain niya. Minabasa rin ako sa Facebook na pakainin daw siya ng egg yolk. Tinry ko rin yun, sinuka niya rin. And then, meron din ako napanood sa YouTube na gerber. Bumili ako ng gerber, ayan, yung banana flavor pa. Sinuka niya rin yun. The whole day nung 23, parang nag-iba na yung kondisyon niya. Kung the day before, sumasalubong
pa siya kapag kami dumadating sa amin. Nung araw na yun, nakahiga na lang siya most of the time. Tatayo lang siya kapag tatay siya. Yung tae niya as in tubig na talaga. Tapos, hindi na rin siya nakakainom. Hindi na rin siya nakakain. So, wala na talagang nutrients. Wala nang tubig na nakukuha. So, gusto ko na siyang ipa-confine nun kaso gabi na and nakasara na yung mga clinics. Kahit maghahating gabi na, itinext ko yung doktor doon sa vet sosir na ipapa-confine na namin siya. Gusto ko lang pong malaman kung may mag-aalaga po sa kanya at matututukan po ba siya sa Pasko. Nag-reply yung doktor and sabi niya, hindi daw muna sila mag-accept ng confine kasi nakasara daw sila sa Pasko. Buti ganun yung nangyari kasi noong 24, dinala namin siya sa Angeles Pet Care Clinic. Ang masasabi ko lang is saludo ako sa mga nagtatrabaho doon, from the doctors to the attendants, yung parang mga nurses nila na nag-aalaga sa mga pets doon. Sa lahat ng staff, sa receptionist, sa cashier, napaka-professional nilang lahat and napaka-dedicated nila sa trabaho nila. Kahit na holiday, nandun sila, may nag-stay in para mabantayan at maalagaan yung mga pasyente nila. So pagdating namin doon, naasikaso kami agad. Nakabitan na siya ng swero, naibigay na yung gamot niya. Yung lugar malinis, maayos. Wala ka talagang maipipintas na hindi maganda doon sa facility nila doon. So, kinailangan na naming iwanan si Benji doon, pero inassure naman kami na may mag-aalaga at magbabantay sa kanya sa Noche Buena hanggang sa Pasko, kahit na nakasara yung clinic nila. Hindi ko masyadong na-enjoy yung Pasko during that time kasi naiisip ko nga si Benji. Hindi kami makabisit kasi nakasara yung clinic. Pero good thing sa Angeles Pet Care Center is nagpapadala sila ng updates kada umaga sa kahapon. Based sa mga pinapadala nilang updates nung Pasko, mukhang gumaganda naman yung kondisyon ni Benji. And then nung 26, excited kami, bumisita kami ng umaga kay Benji and sobrang satisfied kami nung nakita namin na parang bumuti yung itsura niya, parang lumaki siya, bumigat siya, gumanda talaga yung kondisyon niya. So kahit bumibisita kami ng umaga sa kahapon, pinapadalhan pa rin talaga kami ng updates ng doktor. Based sa mga updates, talagang tuloy-tuloy yung improvement niya. And nung December 27, nung nag-visit ulit ako kay Benji ng morning, sabi nung attendant, gusto na daw siya pauwiin ng doktor kasi medyo makulit na daw. And kumakain na rin daw siya. Sabi ko naman, siguro antayin na lang natin hanggang sa pumupo siya ng solid. The next day, 28, pumupo na daw siya ng solid. Kinausap ako ng doktor, sabi niya, pwede na daw siyang i-discharge. So, nung hapon na yon, sinundo na namin si Benji para iuwi. Makikita mo sa kanya noon na sobrang excited na siyang umuwi. Gustong-gusto niya nang sumama sa amin. So, pagka-uwi namin sa bahay, medyo hindi pa siya ganun ka-energized and hyper katulad nung dati. Magkatabi pa kaming natutulog. Tapos, binilang ko rin siya ng RC recovery na kinain niya for 1 week habang nagpapalakas siya ulit ng katawan niya. Tapos, yun, tuloy-tuloy na yung pag-recover niya. So, sabi nung doktor, dahil nakasurvive siya sa parvovirus, immune na daw siya sa virus na yun. Pero kailangan niya pa rin syempre kumpletuhin yung vaccines and booster shots niya. So that's it for today. Thank you so much for watching. Again, my name is Benji. Please subscribe. See you again next time. Bye-bye! Bye!